Ang pag-uusapan naman natin ay yung mga easement o right of way na tinatawag. Okay. Ano ba 'to? Tungkol sa kalsada ba 'to? Kalsada. Ay, pwede sir, ha? Kalsada ito yung mga uusapan natin tungkol sa mga nakikiraan. Magandang araw po sa inyong lahat at nandito na naman tayo sa usapang lupa na handog sa inyo ng Foundation for Economic Freedom. Marami na naman po tayong kwentuhan tungkol sa iba't ibang mga issue sa lupa. At ito po si Attorney Erwin Chamson. Ayan, kasama naman po ako si Attorney George Katigba. Kita-kita po ulit tayo dito ngayon sa usapang lupa. Sir, ito pong episode na ito, ang pag-uusapan naman natin ay yung mga easement o right of way na tinatawag. Okay. Ano ba 'to? Tungkol sa kalsada ba 'to? Kalsada? Ay, pwede sir, ha? Kalsada ito yung mga uusapan natin tungkol sa mga nakikiraan. Sa mga nakikiraan sa pwedeng, lupa ng iba. Yes, sir. Pwede okay. Itong kalsada, pwede itong daang tao. Pwedeng daang tao? Siguro, pag sa bukid, pwede rin itong daang kalabaw, sir. Pwede rin daang kalabaw kung sa mga agricultural land. Yes, sir. Yes, sir. Okay, so ano ba ang tanong diyan? Eh kasi mayroong nagtanong dito, ang tanong niya is yung kanyang daw lupa. Mm-hmm. Ay nasa likod ng isa pang lupa. Okay. Ngayon, matagal na siyang nakikidaan dun sa gilid. Aha. Yun, pero yung daw nasa harap na lupa ngayon, gustong sara na yung kanyang daan. Okay. So, paano daw sa lalabas? Sinukul na to. Yes, sir. Para naipit siya sa likod. Ano ba daw ang kanyang pwedeng gawin? So, I think, kailangan muna nating pag-usapan dito kung ano pa ang karapatan ng isang may-ari na lupa. Yung tao na parang gumipit sa kanya, no? Ano ba ang karapatan nasa harapan, ng isang may-ari sa lupa, no? May tatlo dito na talagang baga, yung kinikilala nating karapatan ng isang may-ari. Ang una, yung karapatan niya na gamitin yung lupa. Yes, ano? Pangalawa, yung karapatan niyang ibenta yung lupa bilang pag-aari niya. At yung pangatlo, yung tinatawag nating the right to exclude, ano? Yung karapatan niya na itsapwera ka o wag kang papasukin o sipain ka palabas sa kanyang parang property. Karapatan niya na hindi ipagamit kung ayaw niya. Kung ayaw niya, ay hindi niya ipagamit. Ngayon, sa tanong mo, itong taong ito ay gustong dumaan, ano? Yes, sir. Gusto niyang pumasok. Mm-hmm. Ayaw na siyang papasukin. Ayaw siyang papasukin. Ito yung tinatawag nating easement. Siguro, ikaw unang sumagot dyan, ano, Attorney John, sino ba itong easement na to, yung right of way na sinasabi mo, saan ba nakikita to? Ayan. Sir, nandiyan yan, nakasulat yan sa isang mahalagang batas eh. Tawag natin ano? Sa Civil Code. Ano? Sa Civil Code. Sa Article 649 ng Civil Code, mga kasama, dyan di-discuss kung ano ba yung easement of right of way. Ibig sabihin yan na karapatan ito, actually. Karapatan na makidaan. Karapatan ng isang tao na makidaan sa lupa ng iba, no? Yes, sir. Makidaan sa lupa ng iba. Dagdag ko lang din na ito, George, ano, dito sa Civil Code, sa Article 613, nakalagay dyan ipinaliwanag kung ano itong easement, ano? Itong easement o yung karapatang ng isang tao na gumamit ng lupa, no? Ng iba dito sa tinatawag nating right of way. Dalawang klase ang tao na diniscuss, yung dominant estate, yung lupa na nasa nasukol, at saka yung servant estate, yung lupa na bumara. Parang ganoon, ano? Ang sabi dito na kapag ka ganito ang sitwasyon, nagkakaroon ng easement. Mm-hmm. Ano ang easement? Yun yung nagkakaroon ng karapatan yung lupang nasukol, yung may-ari ng lupang nasukol na gamitin yung bahagi ng lupa na nakaharang. Para siya makalabas. So, yan ang tatawag na dominant at servient, ano? Okay. So, dito sa tanong ng, nitong ating listener, ano? Taga-subaybay, ano? Nasukul siya. Yes, sir. Naipit daw siya. Ayaw na siyang padaanin. Okay. So, paano kaya maaaring maipapayo natin dito? Ano kasi yan, sir? Diyan sa Civil Code, Article 620, yung easement, dalawa rin yan, pwedeng by title o kaya by prescription. Okay.
by prescription o by title. Oh, ano ba yung madali yung by title kasi yung by title parang binili mo. Oh, nagpaalam ka, pinayagan ka. Binili mo yung paggamit, ano? Oo, yung paggamit. So by title ibig sabihin ba dito binili mo yung lupa? Atong ay hindi sir, parang ang binibili mo lang natin dito ay yung karapatan mo na gumamit. Easement. So, easement. So pagka yeah, nagkaroon ka ng by title na easement, hindi mo binili ang lupa. Hindi, so, sir. So, kanino ang maaari ng lupa na dinadaan mo? Yung lupa na yun, doon pa rin sa may-ari, doon sa Serbian. Sa Serbian, ano? Yes, so, sir. Sa kanya pa rin, pero ikaw ay binili mo, may bayad. May bayad, sir. Karapatan na dumaan, binayaran mo yun. Oh, parang bumili so, ka ng hindi ticket. Libre. Hindi libre, sir. Hindi ba pwedeng ayuda lang yun? Depende sir sa usapan nyo kung paano bayad. Depende sa usapan. Oh, yung isa, yung by prescription. Yung by prescription, yun yung ginekwento mo dati okay, sa yung matagal, matagal ng ginagamit. So, yung by prescription kasi, kumbaga, itong easement na to, matagal ng ginagamit ng tao, ano. At after 10 years na niyang nagagamit, hindi na siya pwedeng pagbawalan dahil na-acquire niya yung easement sa matagal na paggamit. Hindi ka mukha nung sinabi natin kanina na by title, nagkaroon ng bayaran. Oh, nagkaroon ng bayaran. Although, yung prescription, ang kailangan dito, sinasabi nila, hindi lahat ng easement ay pwede by prescription. Alin ang pwede lang? Yung mga nakikita mo. Halimbawa, yung kalsada, ano, kita mo na kalsada ito, kailangan to continuous at saka apparent. Yung nakikita mo na alam nung tao na gumagamit, ng may-ari ng lupa, na ginagamit mo yung lupa niya. Kailangan, kaya apparent. At parang yung mga iskinita rin, sir. Halimbawa, ang bahay mo nasa likuran, may iskinita na sementado na doon na dumadaan. Kailangan, ganun. Ano? Ibig sabihin, alam ng may-ari na ginagamit at pinayagang ang gumamit ng matagal na panahon. So, yung tanong na nung kababayan natin, hindi natin masagot kung pwede ba yung hindi kasi nabanggit kung gaano katagal niyang ginagamit yun eh. At saka hindi rin nabanggit kung talagang may kalsada ba dito. Oo. O talagang kitang-kita mo na may easement. Kasi kung ito, yung mga tinatawag nating nakikidaan lamang sa mga looban, ano? Ay hindi mo makikita yung easement do kasi daan sa looban yun eh. May kalsada hindi, ba doon? Hindi na-acquire by prescription yun. Hindi na-acquire by prescription. So, kung gusto mong makadaan doon, kausapin mo si may-ari. Kausapin mo. So, bilin mo. Ano paano natin papayuhan itong ating kababayan na to? Kailangan nating malaman kung ano ba itong kanilang sitwasyon. So, payo natin ng dito ay baitan. Baitan. Baitan tama, mo. Tama. Baitan mo. Siguro, makipagkaibigan ka doon sa may-ari ng lupa kasi itong mga batas-batas na to ayos din to. Kaya nga lang, ito ay nasusolusyonan sa pamamagitan ng pagiging mabait. Ano, baitan mo. Ngayon, paano pag hindi... Yan ang itatanong ko sa iyo, Atty. Paano kung hindi madaan sa usapan at talagang wala ka ng ibang pwedeng daan kung hindi makiraan doon sa kanyang lupa? No? Sa ano kasi, pag hindi ka kumuha ng easement dito, ano, magiging trespasser ka eh. Delikado yun. Kasi trespasser, parang may... Parang kulong na ata yan. Ano, hindi naman ba, discuss natin sa susunod kung ano yung trespass na yan. Kasi naririnig ko yan, no trespassing sa mga bata naglalaro. Kasi dumadaan ka eh. So, kailangan mo magpunta sa korte at doon ka humingi ng easement of right of way. Kailangan mag-file ka. Sasabihin mo dito na itong lupa na ito, yung may-ari ng lupa na to, ay ayaw kang bigyan ng daan at ikaw ay nasusukol. At ibig sabihin to eh ano ba yan? Kahit saan pwede kang dumako sa napili mo doon ka dadaan. Hindi naman, 'di ba? Hindi naman kasi kailangan yung least possible disturbance doon sa may-ari. Hindi mo pwedeng gusto mong halimbawa yung may garden siya doon, may mga tanim sa mga lechugas, yun ang gusto mong sagasaan. Hindi ganun to eh. Kailangan mong mamili ng pag-uusapan ng korte yung least distance, least burden kung tawagin nila. Oo, yung hindi masyado makakaperwisyo. Oo, so halimbawa, dumadaan lang dito naman, tao lang naman. O kaya may isang sasakyan, huwag mo po yung lamig mo kasi lapad ng EDSA ang kinuha mo, pati yung bahay niya nagibana, hindi o, na. Baka mas malaki pa yung dinadaanan mo kasi matitira sa kanyang lupa. Oo, so kailangan, hindi naman talaga naman winasak na yung pag-aari nung kapitan. At saka dapat yan, talagang wala ka ng ibang madaanan. Kung may daan ka halimbawa sa unahan, gusto mong dumaan sa likod at hindi pwede yun. Halimbawa, may daan ka pero malayo.
Ah, hindi pa pwede pa rin yun. Kailangan talaga zero. Wala kang daan. Ka kumbaga, para ka nang inilagay sa ataol. Kinahon ka na, kinahon ka na. Yung para ka nang inilibing. You know? Pero pag halimbawa, meron ka pa namang nilulusutan na iba, marami ng kaso dyan. Ha? Sinabi ng Supreme Court dyan, pag may nilulusutan ka na iba, itong kadumaan at wag mong perwisyo eh, yung kapitbahay mo. Oo, pwede ka naman palang dumaan sa iba. Oo, bakit mo pipilitin? Paano ganun? So, ganun. Kung wala ka na magawa, pumunta ka sa kote. Kasi kung hindi, matetrespassing ka. Ayan. Kasi trespassing. Nilalagpas-lagpasan mo yung kanyang pag-aari sa lupa, binabaliwala mo yung right to exclude niya. Yan, tama. Balik tayo dun sa mga karapatan ng may-ari. Oo, kanina. So, kaya nga lang, ito yung ating detektor ngayon at parang nag-aalboroto na, ano, kailangan na nating tigilan ito. At ito pong muli si Attorney Edwin Thompson at sana ay may natutunan kayong kaunti ano, dito sa ating episode na ito ng Usapang Lupa. At ito naman po si Attorney Judge Katigbak, nagpapasalamat. Mag-subscribe kayo ha. At nagsasabing, stay safe!